Isama na rin natin dyan si kaibigan Cory Vidanes lahat. Yes. Napakarami ng ating mga dapat pasalamatan. Yes, diba? Direct Lawrence, sila po lahat. Right. No, ito lamang, habang napapagkwentuhan natin, dahil ang ganda, di ba, yung Star Cinema, magkwentuhan tayo. Dahil we listen. Importante sa atin yan. I was talking backstage with Miko and we were saying, magkwentuhan tayo dahil kami nakikinig. Dahil ang mga kwento ng Star Cinema, most, not most, the films of Star Cinema are stories, are extraordinary stories of ordinary people. That's right. Oh. Yes, kung mapapansin nyo nga po, Tito Boy, yung mga pelikula ng Star Cinema for almost 20 years now, ang binira lang talaga yung mga fantasy. It's really more on things sa mga real-life drama. Story drama. Na nangyayari na sumasalamin sa buhay ng mga pamilya. Alam mo, I would go as far as saying na para sa akin, parang hindi kompleto ang buhay kung walang Star Cinema. Because, hindi totoo to, in some way or another, it has moved, inspired, and changed our lives in some way dahil sa mga movies na ginagawa nila. Kung it has become a part of our lives talaga. Kasi, yeah. Di ba, parang every month may inaabang ang Star Cinema. Okay. At ang mahalaga, alam natin ang proseso ay nagtatanong po ang Star Cinema sa mga manunood. Mm-hmm. At pagkatapos ng pagtatanong na yan, ipinoproseso yan doon sa creative process, hindi ba? At doon pumapasok naman ang galing talaga ng Star Cinema. Ito ang tanong. Ikaw, Tony, kanina I was listening to Lloyd, I was listening to PJ, to Piolo, lahat sila, no? Paano nabago ang buhay mo ng Star Cinema? Malaki, Tito Boy, malaki po ang nabago sa buhay ko simula ng naging bahagi ako ng pamilya ng Star Cinema dahil sila po yung nagbigay sa akin ng unang-unang break sa pelikula na yung talagang starring role because I started dun sa mga lead roles, supporting roles, dun sa mga previous films ko before. Tapos, nung nagsisimula talaga akong artista, hindi ko pa alam yung kabuuan ng pagiging movie star. Hindi ko alam na kailangan pala ng isang artista, importante may pelikula siya, pinapanood. Akala ko, ah, okay, gagawa ko lang ng pelikula. Pero because of Star Cinema, naramdaman ko yung importansya na ang pelikula pala dapat ng isang artista, pinapanood. This is your first movie na ginawa mo noong 2005, di ba? The Anothers. The Anothers. So how did this change you pagkatapos? I just transferred that year. So, ang laki ng expectations. Tapos, hindi ko pa siya talaga naiintindihan. I told this to Direk Ate. Yung unang pelikula ko yung Direk Joyce. Sabi ko, I just go to the set, nag-shooting lang kami. Hindi ko pa talaga naiintindihan yung concept ng pelikula. I thought it was just another project na gagawin ko. Until nagkaroon niya ng victory party, tapos sabi nila ko, uy, uy, nag-100 million The Anothers. Hindi ko pa siya naiintindihan. Kala ko normal yun sa Star Cinema na, ah, lahat kasi ng movies talaga, 100 million. So when did you really actually realize that you're a certified artist? Just now, it makes you more grateful. Pag nabibigyan ka ng proyekto sa Star Cinema. At saka more than just doing movies, mga kaibigan. Kanina, I don't know who said it. Was it Lloyd? He said, may tatak talaga eh. Pag sinabi mo Star Cinema, may tatak talaga siya. Mm-hmm. Kung mapapansin niyo po kasi ang mga pelikula ng Star Cinema talaga, laging may puso. Laging, it's really, realistic. And may katotohanan. Sumasalamin sa buhay ng bawat isa. So yung mga manonood po talaga, nakaka-relate dun sa pelikula. Iba, no? Iba talaga ang Star Cinema. Ikaw ba? Don't you have plans of doing a movie in Star Cinema? Yeah, I mean, ito'y napapag-usapan lang naman. Shaleen Gonzalez, Aga Pula. Kung ikaw gagawa ng pelikula, game tayo, fight tayo. Anong title ng pelikula mo sa Star Cinema? Ito po. Ang ibawa ko ako? Oo. Ang pole dancer na walang buhok. Pole dancer na walang buhok. Aba, magtatanong ka kung bakit pole dancer.
Oo. Ano? Boy, nag-cameo siya sa Bola. Saan? Ay, yeah. Pwede na niya, anak. Sa Star Cinema, maraming salamat po sa break. Doon po sa pelikulang Volta dahil yun po talaga ay napakulong aking buhay. Kami doon sa underpass sa May Manila City Hall madaling araw. Kasama ko po si Ai sa si Direk Wen. Kabagong aking pananaw. So, ibig sabihin, ano, tuloy-tuloy na ba to, boy? Umaasa po ako na sana'y mapansin ako muli ng Star Cinema at mabigyan muli ng isa pang pagkakataon. Pero hindi ka nalang king of talk. Hindi ka pwede movies ka na rin, boy. Alam mo yung pag-uusap mahirap paggawa ng pelikula, dubbing. Sobrang hirap. Pag hindi ka pa naman humabaliw. Pinag-uusapan lang namin yan. At sinasabayan. Kasi meron talaga mga eksena na hindi mo kasi na mawawali. Pero kailangan hindi mo ulitin mo yung emosyon, yung You have to go back to that emotion. My God! The same exact emotion, di ba? Pinapatay po namin yung ilaw. Kasi ako po talaga, hirap ako umiyak kasi nga pinalaki ako sa tahanan ng bawal umiyak. Pag pinapalo kami sa sabi ng dali ko, pag umiyak ka, lalo kitang papaluin. So, tulong buhay to, bawal umiyak. Ayaw okay. Mag-self-pity, ayaw, gusto niya lagi lang kami masaya. So, hirap na hirap talaga ako pag-crying scene. So, nakaiyak na kami dun sa pelikula. Iniisip ko, naku, idadab na naman ito, iiyak na naman ako. Pinapapatay ko yung ilaw. Sinasabunot ako na yung sarili ko. Masasakit na. Yung sarili mo talaga sinasabunot mo? Nakakatawag ba yung iyak uli? Hindi ko na alam kung paano talaga. Ito yung salamat sa mga kwento, mga kaibigan. At umiiyak ka talaga. Kailangan mo talaga Four Sisters and a Wedding. Dahil sa ating pagbabalik mga kaibigan, aba, ay makakasama po natin. Angel Oxin! Yeah, yeah, yeah.